Magandang gabi, Miss Selena. Ako nga pala si Lindon. Ako ay nakatira sa malayong probinsya. At ito ang aking kwento. Bagong mag-asawa pa lang kami, Miss Selena, at tumira kami sa probinsya dahil tahimik at malayo sa mga maingay. Gusto kasi ng asawa ko na maghanap kami ng lugar na tahimik. Hindi namin alam na marami palang kabalaghan sa lugar na ito. Isang araw, iniwan ko muna ang asawa ko sa bahay namin para ako ay manguha ng kahoy. Mahal, iwanan mo na kita saglit. Manguha lang ako ng panggatong para magamit natin mamayang gabi. Tugon ko sa asawa ko. Sige mahal, mag-ingat ka. Habang papalayo na ang asawa ko, tinignan ko lang siya sa may bintana. Maya-maya pa, habang naghihintay ako sa aking asawa, nakita ko na marami kaming labahan. Kaya naglalaba muna ako dito sa aming tabay. Medyo mga 5 minutes lang sa bahay namin, Miss Selena. Maglalaba muna ako, ang dami na naming labahan, sabi ko sa sarili ko. Mga bandang 4:00 na ako umalis sa amin, Miss Selena. Pagdating ko sa tabay, walang katao-tao. Mabuti naman kasi ako lang mag-isa. Madali akong matapos nito, sabi ko sa sarili ko. Makalipas ang ilang minuto, may matandang lumapit sa akin, Miss Selena. Ineng, ikaw lang ba mag-isa dito? Wala ka bang kasama? Sabi niya na palingon-lingon ang kanyang mga mata. Bagong layo kayo dito, no? Kasi ngayon ko lang kayo nakita dito, Ineng. Opo, bago lang po kami dito, mga 1 linggo pa. O siya, huwag ka nang magpagabi dito, Ineng ha, umuwi ka na agad pagkatapos mo, sabi ng Lola. Maya-maya pa, nakaalis na si Lola, kaya ako na lang mag-isa dito sa tabay namin. Uli lang akong naglalaba. Makalipas ang 1 oras, may 4 na tao ang dumating, 3 lalaki at 1 babae. Lahat sila nakatingin sa akin. Bakit ba pakiramdam ko? Parang nanginilabot ako. Hindi ko maintindihan, sabi ko sa sarili ko. Simula na silang naglaba, pero kahit ni isa sa kanila ay hindi nagsalita. Kaya tahimik lang rin ako. Hindi ako nagsalita, Miss Selena. Maya-maya, habang busy ako sa aking nilalaban, kiramdam ko nakatitig ang kanilang mga mata sa akin. Parang mamaga ang kanilang tingin. Parang namamaga ang kanilang mga mata. Hindi ko lang yun pinansin, Miss Selena, at nagpatuloy lang ako sa aking ginagawa. Hindi ko naman alam, malapit na pala magdilim. Kaya binilisan ko ang aking kilos. Matapos na ako agad. Maya-maya pa ay natapos na rin ako sa aking labahan. Kaya tumawyo na ako at umalis na. Sa hindi kalayuan, liningin ko sila at nakita ko na nakatitig sila sa akin at nagbabaga ang kanilang mga mata na para bang nag-iba ang kanilang mga anyo. Kaya binilisan ko ang aking lakad para makarating na ako agad sa amin. Baka nandun na yung asawa ko. Dating ko sa amin, tinawag ko agad ang aking asawa. Mahal? Mahal? Andyan ka na ba? Mahal? Walang sumasagot, kaya pumasok na ako agad. Tinignan ko ang buong bahay, pero wala pa rin ang asawa ko. Siguro na parami siya nang kuha ng kahoy. Kaya habang wala siya, sinigurado ko ang mga bintana na nakalak na. Sinigurado ko sa bintana namin, nakatayo ang 4 na tao kanina. Nakatitig lang sila sa bahay namin, kaya ang ginawa ko, hinanda ko ang asin at bawang. Baka sakaling sumugod sila. Naalala ko kasi ang sabi ni Lola ay pangkontra ng aswang ay bawang at asin. Natatakot na ako. Nasaan na kayo yung asawa ko? Gulong ko sa sarili ko. Maya-maya parang may gumagalaw sa labas. Kaya naghanap ako ng butas para makita ko kung sino yun. Pero wala akong taong nakita. Meron akong nakita ang 1 malaking aso na pula ang mata. Siguro yun na yun ang aswang, kaya hinanda ko ang aking sarili. Akala siguro na yun ang aswang.
tinapangan ko lang yung sarili ko, Miss Selena. Kasi walang ibang makatulong sa akin. Kasi wala pa ang asawa ko. Mamaya pa at meron akong narinig na tik-tik sa ibabaw ng bahay namin. Sabi ko sa kanya, sige, subukan mo lang pumasok. Hintikan ka sa akin. Sabi ko sa aswang na imbes matakot ay nag-iilap yung galit. Di ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yun, Miss Selena. Kaya ginawa ko, kumuha ako ng maraming asin at nilagay ko sa bawat sulok ng bahay namin. Sige, subukan mo lang pumasok para matapos ka na, sabi ko sa aswang. Maya-maya, pakiramdam ko parang may tao sa kusina. Para bang nakapasok na ang aswang. Sige, subukan mong lumapit sa akin para matapos ka na. Hindi ako natatakot sa'yo. Maya-maya, lumabas ang aswang. Nakakatakot ang kanyang hitsura. Hinahampas-hampas ko siya sa kanyang katawan. Pero hindi man lang siya nasaktan. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang. Kaya nadapa siya sa sakit. Inuha ko yung utak at hinahampas-hampas siya. Patuloy ko siyang hinahampas-hampas para madali siyang manghina. Ano, aalis ka ba dito or papatayin kita? Sa panghihina ng aswang, bumapang ito, papalayo. Hanggang nakalabas na ang aswang, dali-dali kong sinirado ang pinto ng kusina para hindi siya makapasok ulit. Pero sa tingin ko, hindi na siya babalik dito. Maya-maya pa, meron akong narinig na kaluskus sa labas ng aming bahay. Kaya dali-dali akong nagtago sa ilalim ng lamesa. Pakiramdam ko, yan ang mga kasamahan niya nung nakita ko kanina. Dali-dali akong nagtago. Anong gagawin ko? Baka tatlo sila. Sabi ko sa sarili ko, unti-unti nang nasisira ang aming pinto. Anong gagawin ko? Sana dumating na ang asawa ko. Malapit na masira ang aming pinto. Maya-maya pa, narinig ko nagtanggap sa akin na familiar ang boses. Andiyan ang asawa ko at kasama ang matanda. Hindi ako lumabas, nagtago lang ako sa ilalim ng lamesa. Maya-maya pa, wala nang ingay sa labas. At pumasok na ang aking asawa at ang matanda. Mahal, lumabas ka na dyan. Ligtas ka na, andito na ako, sabi ng asawa ko. Mahal, buti andito ka na. Natatakot ako kanina, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naligaw kasi ako sa bubat mahal ko. Buti na lang nakita ako ni Aling Martha, kaya nakabalik ako dito sa atin. Huwag kayong mag-alala, ligtas na kayo sa ngayon. Pero sana umalis na kayo sa lalong madaling panahon, kasi hindi kayo ligtas dito. Pugad ito ng mga aswang, sabi ng matanda sa amin. Napauo na lang kami sa matanda at nagpapasalamat. Kaya kami rin ay nag-iimpake para makaalis kami bukas ng umaga. Pagkatapos naming mag-impake at naramdaman namin na parang tahimik na ang paligid, nagpasya kami na magpahinga muna ng saglit. At pagsapit ng umaga ay dali-dali kami umalis ng asawa ko. Bit-bit ang aming mga maleta para magsimula ulit sa ibang lugar kung saan ligtas kami. At maraming salamat sa panunood ng aming storya. Maraming salamat po, Miss Selena.